Hello mga yummies! Gawa tayo ng donut. Ito po ang ingredients. 6 cups all-purpose flour. Yung 5 cups lang po ang gamitin muna natin. 1/3 cup of sugar. Mamaya na natin gamitin yung 1 cup of flour pagka magmasa na po tayo. 1 teaspoon of salt. Dagdag natin sa ating flour at sugar. At saka imimix po natin siya. Mix-mix lang po hanggang sa mag-well combined ang ating dry ingredients. Yan po, mix-mix lang. Kailangan po natin ng 1/4 cup na butter melted. Ayan, melt na po siya sa microwave. 30 seconds lang po. I-add natin sa ating flour mixture. At saka, yolks and 1 whole egg. Ayan po, idagdag po natin siya sa ating flour mixture. Tapos imimix na po natin siya. This time po, gumawa na po ako ng yeast. Yung yeast po, minix ko na po siya sa 1 cup of liquid, half of water and half of milk. Naglagay po ako ng konting vanilla, konting-konti lang po. Yeast po ay may 1 teaspoon na sugar. Minix ko po yun lahat at saka hinintay po siya. Hintayin po natin mag-bubbles yung ating yeast. At saka po natin i-add sa ating flour mixture. Ayun po. Minix po natin lahat ito. And then, ayun na po yung ating yeast. Nag-bubbles na po siya. Ibig sabihin po buhay po ang ating yeast. Kasi pag hindi po siya nag-bubbles, ibig sabihin po kayo po aalsa ang flour. Yan po, ilalapag na po natin. Gumamit po ako ng silicone mat para po malinis po ang ating pagmamasahan ako. Bisaya tuloy ako. Yan po. Yan na po, imamasa na po natin sa ating silicone mat. Magiging smooth at saka elastic na po yung ating dough. Ayan po, nakikita nyo po, parang sticky po yung ating dough. Kaya kailangan din po natin magdagdag ng flour. Yung flour po, pag dagdag po tayo, huwag po natin biglain. Kailangan po, konti-unti lang po. Sprinkle or basta konti-unti lang po. Isang kurot, ganun lang. Malalaman din po natin kung tama na po ba yung pagkamasa natin. Sa pamamagitan lang po ng ating mga kamay, malalaman natin kung tama na siya. Elastic na, tsaka soft ang ating dough, at tsaka smooth. Ayan po. Mga kayamis, tatlo po ang ginawa ko ngayon. Itong donut, at tsaka yung birthday cake na Chanel bag, at saka yung mini custard cake. Yun po ang request nila sa akin. Yung pong yung pong Chanel bag. Ang bag po is made of choco moist cake, tapos ganache, at saka fondant icing. Yun naman pong base niya is sponge cake, tapos whipping cream. Birthday po ngayon ng kapatid ng amo ko, kaya nag-request niya. Kapatid po niya ay mahilig po sa mga Chanel product. Kaya yung pong theme ng cake niya, Chanel. Siya nga po pala, itong donut po na ito, pwede niyo pong gawin pangkabuhayan. Lahat po ay pwedeng gumawa kasi hindi po siya kailangan ng oven. Ang kailangan lang po natin, may apoy, may kawali, may mga sangkap, ayun, at saka procedure. Ito pong sinishare ko sa inyo, pwede nyo pong gawing pangkabuhay.
makikita po kayo nito kasi po masarap po ang donut na ito. Ang lasa po niya ay parang para po sa Mr. Donut. Ayan na po, malalaman po natin kung tama na po yung pagkamasa natin. Sa paghawak pa lang po natin sa dough, mararamdaman na po natin kung tama na ba siya or kulang pa. Pagkakataong ito po, kulang pa po siya sa masa. Kung maaari po, pwede po natin siyang ihampas po natin. Ihampas natin para po magiging soft ang ating dough. Ayan na po. Mga kayamis, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-like sa aking mga videos, at saka panoorin niyo po hanggang sa matapos. Maraming salamat po. Pwede po ninyong i-share at pwede rin po kayong mag-comment kung may katanungan po kayo dito sa aking ginawa. Ayan na po, pinapalo-palo na natin ang ating dough at para po maging soft po siya. Ayan na po. Sa mga panahon po ito, pwede na po nating i-rest ang ating dough. Pwede na po natin siyang i-rest ng mga 45 minutes para po umalsa siya, mag-double po yung size niya. At lagyan po natin ng oil yung ating bowl. Tsaka takpan po natin. Hayaan po natin ng 45 minutes. Ito na po yung dough na pinaalsa natin. Tingnan nyo po, nag-double po yung size niya. Gagawin po natin, ipa-flatten lang po natin. Mga half inch po ang kapal ng pagka-flat. Saka po natin siya ika-cut po. Kung mayroon po kayong donut cutter, pwede po nyo gamitin yun. Yun po ang advisable. Pero ako po na walang donut cutter, gumagawa po ng paraan para po makapag-cut ako ng perfect circle. Ayun po, ang ginamit ko po is yung baso po ng detergent soap. Pero yung baso po na yun, hindi po yun nagamit. Kakabili lang po, kinuha ko po. So, ayan po, ikakat na po natin ang ating and ikat po natin yan lahat hanggang sa matapos po tayo. Yun nga palang excess na dough, tatanggalin natin yan mamaya pag natapos na po ang lahat ng dough na makat na po. Tatanggalin natin yung excess. Pwede po natin gawin ulit yan na donut. Gawin lang po natin, i-roll natin, pagbuuhin po natin yung mga excess, gawin natin parang bola, and then i-rest po natin ng mga 10 minutes para po magiging soft siya, hindi siya stiff, para i-flatten uli, magiging soft po yung ating donut. So, ayan na po, kinakat ko na po yung ating donut. Pasensya na po kayo, nagbo-voice over po ako kasi po habang binivideo ko po yan, nagsasalita ko pero wala pong boses na lumalabas sa aking video. Yan, tinatanggal ko na po yung excess. Nako, ano ba yan? Tinatanggal ko na po. Bubuuhin ko po siya. Gagawin ko po siyang parang bola para po gagawin ulit nating donut mamaya po. Ayan. At saka po, ang pagbubutas po ng ating donut, may technique po ako, dalawa. Kung wala po kayong donut cutter. Ang donut cutter kasi mayroon na siyang pambutas din sa gitna. Pwede nyo pong gamitin yung ano nyo, yung hintuturo nyo, ibutas nyo po sa gitna, tsaka paikot-ikutin nyo po yung dough sa fingers nyo para po magkaroon ng butas po yung donut natin. Pwede na po rin po siyang ganyan, i-fry nyo kung gusto nyo pong lagyan ng palaman sa ilalim yung ating donut. Pero yan po ay may butas. Yun po ang request nila. So, gagawan po natin ang butas. So, isa po yan sa paraan. Kung wala po kayong donut cutter, pwede po niyong gamitin yung daliri ninyo. Ayan po. Bubutasan lang sa gitna. Ididiin nyo lang po yung gitna, tsaka iikot-ikot nyo po yung finger nyo, may butas na. At iikot-ikot nyo rin po yung donut sa dalawang finger nyo para lumaki po yung butas. Pero ang nangyayari po kasi niyan, nagiging oblong po yung donut natin, na di-deform po siya.
Hindi po katulad nung donut cutter, talagang perfect yung pagka-circle niya. Yung isang paraan naman po ay gumamit po ako ng piping tips. Piping tip lang pala, isa lang po pala. Gumamit ako para butasan sa gitna. Ayan po, yung nakuha ko rin pong dough sa gitna, hindi ko po siya i-ano, lulutuin ko po siya, masarap po siyang kainin. Katulad din po ng donut, pero mas masarap siya kasi maliliit lang. Ayan po, pagpapatuloy po natin ang pagbubutas ng ating dough. At mamaya po makikita nyo na po yung ating finish na pag-shape ng donut. So, ayan na po mga kayamis, ang ating donut na na-shape. May dalawang pilipit po akong ginawa. Pilipit po ang tawag niyan sa Bisaya. Ewan ko po sa Tagalog kung anong tawag ninyo dyan. Paalsahin muna po natin ng mga 20 minutes bago po natin pagkatapos po nating i-rest ng 20 minutes, ayan na po, magpa-fry na po tayo. Kailangan hindi po masyadong mainit, from low to medium heat lang po tayo. Ayan na po, ito na po yung ating na-fry na po na donut. At saka ito na po yung ating finished product. Dalawa po ang pinagawa nila, yung i-dust lang po ang powdered sugar at saka yung may sprinkle po na i-dip. Ito po yung birthday cake po na Chanel bag. Ayan po siya. Two layers po yung sa taas. Yung bag is cake din po yun. Ayan, may flower, may brush, may nail polish, at saka yung makeup. May lipstick na pink at may lipstick din po na red. Ayan po yung ginawa natin. Tuwang-tuwa po si Amo. Yung dalawang Amo po, tuwang-tuwa sila. Sabi ng among babae, may ibigay daw siyang gift. Pero hindi po ako aasa. Titingnan po natin kung totoong ibibigay niya. Ayan na po. So, ito na po yung donut natin na may sprinkle. At yung isa naman po ay may powdered sugar. Didadust po natin ng powdered sugar. Maraming salamat po sa pakikinood. Hanggang sa muli po nating video. Don't forget to share, to like, to subscribe on my channel. And po ang mini custard cake.